tayo po ito may mga kapatid. Kita sa let us open the book of Matthew. Nakauna kay Edward? Yung ano ba? Yung ano natin? Di ba in-on yun? Ah, okay na. Okay. Buksan natin ang ating mga Biblia sa book of Matthew chapter 21 at sa verses verses 17 to 31. Sabay-sabay salita natin basahin. Unahan ko sa 17 and then follow. Okay. Matthew chapter 21 verse 17. And he left them and went out of the city into Bethany. And he lodged there. Verse 18. Now the morning as he returned to the city, in a harbor. And when he saw a fig tree in the way, he came to it and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward forever. And presently the fig tree withered away. And when the disciples saw it, they marveled, saying, How soon is the fig tree withered away? Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, if ye have faith and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed and be thou cast into the sea, it shall be done. And all these things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. And verse 23, when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things, and who gave thee this authority? And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I likewise will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, whence was it, from heaven or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven, he will say unto us, Why did ye not then believe him? But if we shall say, Of men, we fear the people, for all of them have not promised. And they answered Jesus and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither tell I you, by what authority I do these things. But one thing ye, a certain man had two sons. And he gave the first and said, Son, go over today in my vineyard. 29. And he answered and said, I will not. But afterward he repented and went. And he came to the second and said, Likewise. And he answered and said, I go, sir, and I will not. Verse 31, sabay-sabay. Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus said unto them, Verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Let us pray, Heavenly Father, once again, Lord. We thank you, God, for this day, O Lord. Dito kami para sambahin po kayo sa Espiritu at sa katotohanan. We're praying, O God, to forgive us our sins and cleanse us, O Father, from all unrighteousness. And we are thanking you and praying you, O God, through the Holy Spirit, to understand the words today and to apply them in our daily lives. We are praying to keep this place always secure. Bless the brethren, bless our families, and all these things we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Mabuhay kayo mga kapatid. Today, I wanna preach unto you about our service unto God. So the title of our message for today, The Useless Fig Tree. The Useless Fig Tree. Ano yung fig tree? Igos sa Tagalog. Okay? Igos sa Tagalog. Nakakain na ba kayo nun? Ayok. No? Masarap din naman. Masarap na yung parang purple ang kulay niya. No? Pag kinain mo. Bunga sa tuma-tuma. Parang ganun. Oh. Oh, parang bayaba sa purple siya. Oo. Okay. Fig tree. Oh.
So that is the message for us today. The useless fig tree. Mayroong fig tree pero useless. Eh, yun naman ang nangyari dito eh. Alright? Okay? Yun naman ang nangyari. Now, so si Jesus Christ, after he successfully and triumphantly and victoriously entered into Jerusalem by riding unto the ano ba yan? An ass, but not an ass na malaki na, but a foal of an ass, which is the colt. Okay? The colt. So, ang colt ay anak na lalaki ng asno. Alright? So, wherein wala pang sumakay doon. Doon si Jesus Christ sinakay. Doon sa Book of Mark and Book of Luke ay full lang talagang binanggit. Hindi na binanggit yung ass. Pero dito kay Gospel of Matthew, talagang binanggit niya. An ass and a foal of an ass. Kasi yun ang a colt, a foal of an ass. Kasi yun ang sinabi doon sa Book of Zechariah chapter 9 verse 9. And in the Book of Isaiah. Alright? So the main topic last week ng preaching natin was bring them unto Jesus Christ. So the colt, isang asno, lalaking batang asno ay, sabi ni Jesus Christ, lose them and bring unto me. Kasi gagamitin niya for a victorious entry unto Jerusalem. Alright? So it was a victorious entry of the Lord Jesus Christ. It was called a triumphal entry of the Lord Jesus Christ doon sa Jerusalem. Alright? So, sabi ko nga, doon nagkamali ang Catholic kasi sila, pag-resurrection ni the Lord Jesus Christ, doon sila nag-ano ng mga, ano ng neos. Oh, plus pass na. Pero dito sa Biblia, hindi naman. Entry of the Lord Jesus Christ. Buhay pa siya. Hindi pa siya patay doon. Alright? And it was successful, mga kapatid. Alright? It was a very successful entry of the Lord Jesus Christ. A humble servant. A humble servant na mag-redeem sa atin. Ang in-expect ng mga Hudyo, because they were under the oppression of the Roman Empire, ay isang Jesus Christ na to free them from the claw of irony from the Roman Empire the time of Caesar Augustus. Alright? No, it's not Caesar. I think Tiberius Caesar. Well, basta mga Caesar yun. Panahon ni Poncio Pilato. So, mga kapatid, noong matapos na, no, sa ibang panulat, nagkaroon pa nga doon ng paghuhugas ng mga paa ng mga apostle, disciple. It was an example done by the Lord Jesus Christ in order for his disciples and apostles to show them the importance of humility. No? So, ang humility, mga kapatid, makikita mo yan kung paano mo paglingkuran yung kapwa mananampalataya mo. Alright? Ganun yun. So, napaka-importante at mahalaga talaga ang pagpakumbaba. Now, going on, ano nangyari? Mayroong tumawag din sa kanila kay Jesus Christ in order for them to be healed at pinagaling ng Diyos. At noong pumasok nga siya doon sa templo, ay nagalit siya. Kasi noong pumasok siya sa templo, ay nandoon yung mga thieves. Ginagawang thieves, ginagawang robbers, ginagawang mga den of thieves and robbers ang templo ng Diyos. At ang Diyos ay talagang pinapalaya sila. Now, so dito mga kapatid, sa araw na ito, I want to highlight the encounter of the Lord Jesus Christ unto a certain tree, which is the fig tree. Ito ang highlight natin. Kasi minsan sa buhay ng isang mananampalataya, no, the church, inside the church, minsan ang
mananampalataya ay nagiging katulad ng fig tree. So yon ang challenge natin sa araw na ito, brethren. When we are going to talk about the useless fig tree. The time when the Lord Jesus Christ encountered it, at the time the most that the Lord Jesus Christ needs it. Alright? Nung sabi niya, kasi nainis nga siya, no? Pumunta siya sa, umalis siya doon sa Bethpage, at pumunta siya doon sa, kasi na-encounter din niya yung mga Pariseo again eh. Oh. Encounter niya mga Pariseo. So, pumunta siya sa Bethany. Dalawang syudad kasi yon, Bethany at saka Bethpage. Din sa Bethpage mo siya, tapos napunta siya ng Bethany. Lugar yun sa Mount Olive. So, anong nangyari? Sabi niya, sa 21 verse 11, verse 17, ang sabi dyan, and he left them and went out of the city into Bethany and lodged there. Okay? Ha? Pagkatapos nung umalis siya doon sa kuan, sa templo, na pinaalis niya yung mga, kasi ang templo kasi ng Jerusalem, mga kapatid, di ba mayroong mga Hudyo nanggagaling sa iba't ibang dako ng mundo. May sa Ethiopia, mayroong sa Phrygia, mayroong maraming mga Hudyo na nanggagaling sa iba't ibang mga lugar at pupunta doon sa Jerusalem for a feast, no? Para mag-alay doon. So, kaya hindi nawawala ang money changers. So, ibig sabihin, ang money changers, brethren, sa panahon ngayon, no, kung umuwi kayo, ay napaka-grabe kung managa sila sa mga OFW, oo, tatagain ka ng ano, salamat Brad, tatagain ka ng presyo, ang presyo ng real doon, dito doon, papalitan mo, gawin na lang 11, 10, grabe no? Oo, grabe. Binabarap ka. So, ang money changers, biblical na siya. Oo, nagpapalit ba ng pera ba? So, ang tahanan ng Diyos ay ginawa nila negosyo, a place of business. Mayroon din nagtitinda ng mga pugo. Ay, hindi. Kalapati. Oh, di ba? Mayroon nagtitinda ng kalapati. Kaya may pinaano niya eh. Na kung ano-ano na lang paninda doon. Imbis a house of prayers, ang nangyari, alam nyo kasi ang business, brethren, humahati talaga sa utak ng mananampalatayan, lalo na pag marami siyang pera. Okay? Pag isang mananampalataya, sapat lang ang pera niya, maka-tithes, maka-givings, makakain. Minsan, hindi mahati ang oras niya, hindi mahati ang utak niya sa paglilingkod sa Panginoon. Doon nahati yung utak niya pag marami siyang tinatangkilik. Anong gagawin ko sa pera? Kailangan kong gastusin ito. Kaya habang nagsisimba ka, iniisip mo kung saan ang mga sale. Saan ang mga bibilihin? Sana all. Doon sa sana all. Sana mall ba? So, ganun ang minsan ang mananampalataya. Hindi nagugustuhan ng Diyos yan. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos yung mga puso natin eh. Oh, no wonder, pinapalayas ng Panginoon yung mga nandoon sa nagbibinta doon sa ano. Bakit? House of prayer eh. Okay? At ginawa nila ang house of business. Kasi ang business, lalo na pag monkey business, mahati talagang utak mo dyan. Now, ito ang i-highlight nga natin, sabi ko kanina, itong encounter of the Lord Jesus Christ with the fig tree. Now, ang sabi dyan, nung pumunta siya sa Bethany at bumalik siya kinabukasan ng umaga, for some reason, nagutom siya. Kasi sabi dyan, now in the morning, walang breakfast to si Jesus Christ, Brad. Oo. Pagka ganon. Kaya morning eh. So, natural, nagmula ka sa gabi, tulog mo at wala kang, magutom ka talaga. Sabi niya, and as he returned into the city, he hungered. Nagutom siya. And when he saw a fig tree in the way, nung nakita ni Jesucristo yung fig tree doon sa daanan, he came to it and found nothing thereon, but leaves only. But leaves only. Kapatid, ang Panginoon, when he was hungered,
when he was hungry. A fig tree in this chapter or in this passage, brethren, we can say that the fig tree can be meant to be a believer, can be an Israelites. Oh, kasi later on napapansin nila eh, tayo pinapatamaan nito ah. Oh. A fig tree can be an Israelites, can be a believers of the Lord Jesus Christ. A Christian nowadays. Alright? A believer, an Israelites, Christians nowadays. No? Yan ka! Yan ang fig tree. Nung lumapit si Jesucristo at the time that he needed most dahil gutom siya kapatid, he was in hunger. In hunger, kapatid. Kailangan niyong kumain. What does it mean, Pastor? Oh, nung nagutom si Jesucristo, ito po yung pagkakataon na si Jesus Christ, kailangan niya na masatisfied siya. Kailangan niyang matuwa siya. Kailangan niyang makita ka. No? Makita ka na mabusog ang Diyos sa iyo. Na maamoy niya ang magandang luto mo. Oh, yung paglilingkod mo na yan, yung offering mo na yan, na magiging mabangong masamyong halimayak sa kanyang pang ano, pang panglasa, pang amoy, kapatid. Oh. When Jesus Christ needed most, need you most, saan ka? Anong klase ka? Ya fig tree. Oh. Ya Israelites, ya Christians, believers, where art thou when the Lord Jesus Christ needs you most? When he has hungered and he needs you. Oh. Anong nangyari? What does it mean? Look, mga kapatid. There is a fig tree. Ang fig tree, kapatid, kung sa vineyard pa yan, kung sa spiritual na usapin, yung vineyard, it talks about the works of God. There. The husbandry. Nandyan ka. The world. Or, shall we say, it is a part of our works in going to heaven. Ganun man yan ang vineyard. Nandyan ang sakahan ng Diyos. Ang Diyos ang we are husbandmen. Ang Diyos ang householder, ang may-ari niyan. Alright? Oh. So, yun ang mga terminology ginagamit. Now, when the Lord Jesus Christ need the fig tree to produce, to have a yield, to have a fruit that the Lord Jesus Christ use it for his para sa pangailangan niya, para mabusog siya, saan ang fig tree? Wala. So, anong nangyari? Kapatid, anong nangyari? Then there is a curse happen. Huh? There is a curse happen. When the Lord is Jesus Christ, there is an urgency, there is a need. Huh? He urged to have something to be eaten. Now, how the fig tree nakapagbigay ba siya ng bunga sa Panginoon? Wala. Bakit? Maganda lang naman ika siya sa panglabas na anyo eh. Malago siya. Green ang kulay. Oh. Pero sa loob naman pala, pambihira. Ibang klase. Wala naman palang bunga. Ang saklap, no? Pagka ganun ang manampalataya, no? Katulad siya ng isang fig tree. Useless. Malago lang siya. Sa pangatawan niya, malago lang siya sa pangailangan ng sarili niya dahil selfish siya. Pero pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, wala naman siya. Abay, anong klase? Anong paano nangyari 'yon? Oh, ano sa palagay niyo? Oh. Ha? Hindi kayo mapalagay, no? In Philippians chapter 1 verse 11. Ha? Ikaw na fig tree, ikaw na Kristiyano, ikaw na mananampalataya, dapat ganito ka palagi. In the book of Philippians chapter 1 verse 11, anong sinabi diyan? Ah. Being filled with the fruits of righteousness. Being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. So, ikaw na mananampalataya. Hindi kaysa kung anong dahilan ikaw ay malago,
physically. Pero pagdating mo naman sa spiritual, mga kapatid, spiritual matters mo, spiritual aspect mo, hindi ka filled with the Holy Spirit. Hindi ka filled with the righteousness na kung saan pagpuno ikaw sa mga katuwiran, sa mga kababang loob, sa kabutihan, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, for the glory of God and for praise of God. Pero minsan, para tayong fig tree. Malago sa labas, walang makakain. Yan. Dapat ganyan tayo. Ganyan dapat ang isang mananampalataya. Filled with righteousness. Filled with the fruits of righteousness. Paano ba naman, Pastor, pag mapupuno siya ng righteousness kung hindi ba naman naglilingkod yan sa Panginoon? Kapatid, hindi ka lalago pag hindi ka maglingkod sa Panginoon. Yes. Tingnan niyo, baka mapareho ka ni Samson. Maganda man ang una, ang lakas mo, haba ng buhok mo, ganito ganyan, nagugustuhan ka ng lahat. Isang temptations na Satanas, laglag ka na, lust of the flesh. Tandaan ninyo, ang taktik ni Satanas hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Kaya nga sabi ni Satanas, ganito kami noon, ganito pa rin kami ngayon. Di ba mayroon ganyan? Ganito kami noon, ganito pa rin kami ngayon. Hindi nagbabago sa Satanas, ha? Kala niyo nagbabago sa hindi. Yung tactic niya, the same as usual. Same. Kung sa Tagalog pa, napso. Napsak. Walang pagbabago. Pride of life, lust of the flesh, and lust of the eyes. Hindi nagbabago yan. Yan ang ginamit niya kay Adam and Eve. Yan din ang ginamit niya kay King David. Yan din ginamit niya sa mga great characters in the Bible. Yan din ang ginamit niya kay Jesus Christ. Yan din ang gagamitin niya para sa atin. Hindi magbabago. Forever na ang gamitin yan . Pero di natin maintindihan kung bakit mayroon pa rin nalalaglag dyan. Ay talagang nakikita natin na the flesh is weak. Tama? So mga kapatid, pagka ang Diyos na sa inyo, lalapit ang Diyos sa inyo, preacher ganito ganyan, Andy, preacher Eric, preacher ganito ganyan, malapit na kayo magpastor, how would you respond if you are confronted with the ministry na gagamitin kayo ng Panginoon, ano ang maging respond ninyo? Saan kayo? Where are you? Pastor, dito kami sa ilalim ng igos kasi malapit na kami maging fig tree. Ganon ba ang respond ninyo? Ha? Ganon ba ang respond ninyo? Malapit na kami maging fig tree? Abay, sa ibang panulat kapatid, yung sabi ni Jesus, itong kahoy na itong walang gamit, putulin nyo yan. Anong sabi ng mayari? Huwag mo na, Lord. Bigyan mo muna ako ng isang taon. Malay mo, bumunga na yan. Sige, okay. Pagbalik ko, pag wala na yan, putuloy na yan. Kapatid, mapagbiyaya ang Diyos. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Amen. Huwag niyong sayangin yan. Huwag niyong sirain. Sa lugar na lilipatan natin, magsiksikan tayo doon, temporary. Wala tayong makita . Anong gagawin natin? Huwag lang muna tayong mag-ano. Sige lang, temporary. Pagtulong-tulungan natin, makarawas ang panambahan. Pag-pray natin, pumayag yung kabilang kwarto. Pag yun ang pumayag, yun, malaki yun. Parang magpalit lang ba? Ibang klase dito . Sabi ko sa inyo, si Satanas, hindi titigil, bro. Si Satanas, hindi siya titigil, hindi masira yung ano, ganun ang plano niya. Lalo na, pabalik, malapit na bumalik ang Diyos, kasi pag bumalik na ang Diyos, ibig sabihin, malapit na rin siya. Alam niya yan. Yung mga Iran, Israeli attack na yan, mangyayari at mangyayari yan. Malapit na talaga. Kailan kaya? Kailan ang rapture? In Philippians chapter 1, verse 6, ilaakyat mo lang, Brad. In verse 6, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you
will perform it until the day of Jesus Christ. Kapatid, sa panahon natin ngayon, if you are filled with the fruits of righteousness, nag-umpisa ang Diyos sa iyo, nag-umpisa ang Diyos sa puso mo, kapatid, para maglingkod ka sa Panginoon. May ministry binigay ang Diyos sa iyo. Inumpisahan ka ng Diyos. Huwag mong sabihin, inumpisahan mo, Lord, tapusin ko. Hindi ganun. Inumpisahan ng Diyos yan, and God is able to perform it until sa pagbalik niya. Kapatid, huwag mo lang gayahin si Samson. Maganda nung una, pero pagdating ng alahate, nung nakakita na siya ng checks, pambihira doon sinalaglag, brad. Ang ganda na sana ng simula, oh. Ang ganda ng paglilingkod mo, kapatid. Makikita ka ang init na paglilingkod mo. Nagagamit ka sa Diyos. Pero sa ano bang pumasok sa utak mo, bakit eh, bigla kang naglaho? Pastor, isang kisap mata lang eh. Na River Maya. Ayun, si Maris Racal, nandoon na kay, sino ba yung lalaking yun? Gwapo naman din pala. Bata pa. Eh, si Rico Blanco, tiguang na. Na. Wala na. Kaya ang awitin tuloy ni River Maya ngayon, kisap mata na lang. Isang kisap mata daw eh, kawawa naman. Oo. Kaya talaga minahal din yan ang husto eh. Eh, wala kang magawa. Eh, naghanap ng bata eh. Gagawin mo. Oh. Ha? Oh, siyempre. Oh. Ano kala ninyo? May marites dyan? May parites din dito? Ay. Ang bihira. Oh. Marami naghiwalay ngayon. Kala ninyo. Okay pa yan ngayon, pero hiwalay yan. Tinan mo si Catriona Gray tsaka si, ano, si Samuel B. Wala na! Kala ninyo. Alam niyo ba kung sino ang third party? Ha? Alam niyo kung sino? Ronald Baboy. Sino? Ha? Ronald Baboy. Hindi, Brad. Si Chris lang ito. Joke lang doon, ha? Pagkalapos daw yung pagkata niya, Baboy, showbiz siya sa Pinas. Oo, Brad. Daming hiwalayan ngayon. Sabi ko, ah, yan. Okay pa yan ngayon. Pero tingnan mo, after 6 months, di ba kayo mag-anuhan yan? Tama talaga, prophecy yan, ha? Prophecy. Oo. Ayan. Iba kasi, Brad, eh, hindi mo naman ang palataya mo ngayon eh. Will you be surprised pag ganun mangyari? Hindi mo naman eh, makamundo yung mga yan eh. Hindi naman spiritual ang mga yan. Oo. Kapatid, pag spiritual ka na tao, abay, chances are, chances are marami. Chances of more winning. Mm-hmm. Pagka mananampalataya ka. Tama? Ganun yun eh. Being confident, mga kapatid, when God lumapit doon sa fig tree, no? Sabi niya, nagutom siya, kailangan kong kumain, pagtingin niya, walang bunga. So, mga kapatid, when God nag-umpisa sa buhay mo, kapatid, no? Asan ba yun, brother? In Philippians 1:6 yun, brother. When God nag-umpisa sa isang maliit na pag-umpisa sa puso mo, kapatid, He began a good work in you. He will perform it until the day of Jesus Christ. Kapatid, ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi pa orong. Forward, kapatid, onward, Christian soldiers. Kung ngayon, devotion ka nagagamit sa susunod, dapat magamit ka na sa magbibigay. Ano nangyari? Nagbibigay ka na, bumalik ka doon sa kusina. May nagsabi sa akin yan ba? Bakit ang bumalik ko sa kusina? Sabi ko, ano gagawin ko eh? Dinidisciplinary action niyo ako eh. Isaan ba ako? Dito ako nag-umpisa, dito na rin ako babalik. Maganda nga dito. Pero ang alam niyo, ang Diyos hindi pumayag. Hindi ako hinayaan ng Diyos na bumalik ka dyan sa kusina. Binalik ako ng Diyos kung saan ako dapat. Amen. Iyon ang pinagpasalamatan ko. Kaya Brad, alam niyo, 'di ba alam yung PIT? Mga classmate ko, kapitan na Brad sa barko.
kapitan na sa barko. Ah, grabe. Pag nakita nga kami, talaga naman. Ibang klase, brad. Minsan may pinapasok ako doon sa aking classmate. Pagpasok ko doon, may mga sasakyan, brad. Pag doon, oh, may pinakita niya. Eh, siyempre, ang pangalan ko doon, Putot eh. Putot ang bilido ko eh. Tut, tingnan mo. Teka, ano ba? Eh, mga apelido man ang pinag-uusapan doon. Pag mga classmate kayo, college. Tak, tingnan mo. Sabi ko, ano man? Tang, pagtingin ko doon, brad. Isang kwarto talaga na bar house ang tawag niya. Yung mga inumin na ano yung nakalagalang lagay, parang to, ano to, parang bahay ng pulpukyot na to, ah, ganito, ganyan. May martini, may sibas regal. Ito, dito sa Germany ko ito binili. Class, ito class, dito. Dito naman, to, sa Hamburg to, ito, sa Europe to. Magklase yung mga inumin mo, pahingi ko ng isa. Sabi ko, naalala ko, Pastor Blanco eh. Tawa ako ng tawa eh. Naalala ko, Pastor Blanco, mamira. Yun lang. Oo. Oo. Pastor, kamay lang. Oo. Sabi ko, eh, may sinabi naman si Apostle Paul, na uminom ka rin ng konting alak, ganito, ganyan. One shot lang ba? Mamira, tawa ako ng tawa. Sa isip ko, mamira. Oh. Ibang klase talaga, pagsiman, no? Sa atin, sabi ko, class, sa atin, hindi naman sa pagmamalaki ng mga kahambugan natin, puro man tayo mga matalino, pero napunta ako sa Saudi. Sa anong nangyari? Sabi niya, oo nga eh. Sabi ko, ano, tulungan mo kaya ako, makasakay ako. Sabi niya, ah, wag na, okay ka naman na dyan. Tapos, pastor ka pa. Oo. Sabi ko, nga naman, no? Oo, di ko maintindihan. Bakit nga naman talaga ako napunta sa Saudi? Oh, kina-curse ko nga to eh. Oh, bakit ano bang pumasok sa utak ko pag napunta ako sa disyerto? Daming mga ano dito, mga tao ng mga scorpion dito. Pambihira. Doon siguro sig kung alam ko lang na ito ang gagawin ng Diyos sa akin, bay hindi na ako pumunta rito. Pero hindi eh. Hindi talaga. Alam niyo kung bakit? I am happy and I am very glad of what I am now. Amen. Oh. Masaya ako kung saan ako ngayon. Oh. Dami mang problema, okay lang. Nasa Panginoon ka naman eh. Oh. Alam mo, yung sinasabi ko ng mga classmate ko, siguraduhin good lang ninyo ang kaligtasan ninyo dahil pagbawian tayo ng buhay ngayon, pare-pareho tayo humarap sa Diyos. Di ko alam kung saan kayo pupulutin. Ah, no, ikaw na, hayaan mo lang ikaw, kami. Basta kami ganito, ikaw ganyan. Sabi ko, ayos ko kayo ah. Oo. Oh, grabe. Pwede ko kayo ipagpalit ng kaluluwa ko doon. Oo. Oh, ganda naman mga sakyan eh. Wala pa akong sakyan hanggang ngayon eh. Sumakay ka nga naman sa barko ba ibang klase. So, sabi niya, class, alam mo, pag pumunta ka doon sa ibang, ano, ganito, ganyan, daming chicks in every port, report. Sabi, totoo talaga? No? Oo, in every port, report. Oo, dati ang asawa ninyo, no, may mga AIDS na kayo, ay hindi ka hindi ka matatawag na seaman pag wala kang sakit. Ah, talaga naman. Oo, pag wala kang sakit, hindi ka matawag seaman, anong seaman ka? Oo, ganun, hira. Huwag na, oy, inyo na lang yan. Oo. Okay? Importante ang pamilya ko maligtas. Okay. Yun napakahalaga. Oo. Sabi ko eh, ilang, bahala na. Basta kay inyo na lang yan. Oo. Bigyan na lang ako ng dolyaris. Gusto mo, mag-offering ka, mag-tides and offering ka, tawanan eh, no? So, pag mag-reunion siguro kami, mga classmate, pambihira, rin na si pastor. Talaga naman, no? May ma-awkward sila, no? Oh, may pastor tayong classmate. Hindi tayo makainom. So, ganun. Pambira. Ano ba naman? Bakit ba sa dami-dami yung estudyante sa PIT may isang pastor na lumusot? Mm-mm. Oh, di mo rin akalain eh. Sige lang. Oh. Anyway, kapatid, the Lord started a works in you. The Lord started something in you. And He will perform it. He is faithful to perform it until the day of Jesus Christ. Until sa pagbalik ni Hesus Kristo. Ibig sabihin. Kaya ang paglilingkod natin, hindi yung ngayon lang, kundi abante. Hindi si Ibini abante. Kundi abante. Forward. Forward tayo. Oh, forward sa paglilingkod, kapatid. Oh, parang may narinig ako. Oh.
may boses pa, eh. Green man, green pa dito, bro. Oh. So, ganun mga kapatid, forward. Forward Christian soldiers, onward Christian soldiers. Yeah. Hindi katulad ng isang fig tree na wala naman siyang pakinabang. Baka mamaya katulad ka sa isang fig tree, isang igos kapatid na walang pakinabang. Dapat mapakinabangan ka ng Panginoon. Ha? Otherwise, ano ang mananagana sa atin? Aber, ano ang mananagana sa inyo? Ano ang mananagana sa atin kung sa ating buhay ngayon bilang anak ng Diyos, you cannot be found in the church. You cannot be found in the service unto the Lord. You cannot be found with a fruit, just like a fig tree, na wala talagang pakinabang, na gutom na lang ang Diyos. Siguro naghanap lang ng alternative ang Panginoon. May kumbos ba dyan? Oh. May kumbos ba dyan? Oh. Eh, walang bunga to eh. Kumbos na lang hanapin natin. Oh. Hindi ba kayo maawa kung gano'n na lang mangyari sa mga buhay natin? Ha? Imbis na katulad tayo ng malagong Kristiyano, malagong fig tree na yan, na magagamit ng Diyos. Oh. Hindi katulad na one day, when God is looking for Adam and Eve, where art thou? Ano ang response ni Adam? Dito kami nagtago. Oh! Bakit? Anong ginawa ninyo? Sino bang nagsabi sa inyo na kainin niyo yung punong kahoy sa pagkalang buti? Ayun na. That's, may nagtanong na naman sa akin, ang pamihira talaga itong mga yun. May nagtanong sa akin yan. Ah, kung ang Diyos pa ay alam niya ang nangyari sa lahat. Oh, bakit nagtanong siya daw kay ano, kay Adam daw kung saan? Ganito ganyan, bambira naman 'yung tanong na ara ka na naman eh. Oh, ang tanong mo na naman eh, no? Oh. Bakit nagtanong daw siya kung saan si Eva? Kung talagang alam niya ang location ng dalawa, bakit nagtanong ba siya? Natural. Hindi ibig sabihin na tinanong ni his ng Diyos, no, kung saan ang location ni Adam and Eve, ay hindi na alam ng Diyos kung saan sila. Tinanong lang niya kung talagang alam ba ni Adam at saka ni Eve kung saan ba talaga sila. Yan ang ibig sabihin. Parang sa atin ngayon ba, kung ang Diyos nasa harapan natin, ay saan ka ba, Ares? Lord, dito ko sa harapan mo ah. Hindi eh, saan ka ba? Hindi ka ba magtataka? Bakit nilawang busy? Parang si Pedro ang tinanong niya. Peter, love is thou me? Lord, alam mo naman, love. Kapatid, gustong malaman ng Diyos kung saan ang location ng spiritual matter mo. Saan ka ba talaga? Ang utak mo nandito ba sa gawain? Ang puso mo nasa paglilingkod ba sa Diyos? O nasa labas ang utak mo? Ganon ibig sabihin yan. Oh. Alright? Yan ang ibig sabihin, no? Hindi katulad ng isang filter, hindi katulad ni Adam at saka ni Eve, hindi na alam sagutin ang tanong ng Panginoon. Yan ang gusto malaman ng Diyos, eh. Saan ka ba? Mapakinabangan ba kita? Yan ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos na mapakinabangan ka, makikita ka, para gamitin ka niya sa paglilingkod mo sa Kanya. Yan man ang ibig sabihin, na alam naman ang gagamitin ng Diyos yung wala dito. Ang gagamitin lang ng Diyos, kayo, tayo, isa't isa. Yun lang din ang gagamitin ng Diyos para sa paglilingkod sa Kanya. Hindi pa maghanap pa siya ng iba dyan. Oh, na hindi man yung mga anak yon. Ang hanapin niya mga anak niya. Pambihira. At nung kinurse na ng Diyos ang fig tree, abay ito. Ito ang mga disipulo. Mayroon sinabi ng disipulo, balik ka tayo dyan, Robert. May mga binanggit ang disipulo dyan eh. Nung kinurse na ng Diyos, yung let no fruit grow on thee, hence forever, hence forward forever. May tinanong dyan ang kining mga disipulo. Taas, Brad. Okay? Taas. Yung mayroon sinabi dyan, how soon? Yung doon sa account, Brad. Oh. Mayroon sinabi dyan eh. Sa verse 20, oh, sabi sa verse 20, and when the disciples saw it, they marveled. Nagtaka sila, talagang nagkuhan sila ba, namangha ba? Saying, hanggang kailan kaya ang fig tree na makuan? Oh, ano nangyari sa dyan, bud?
Talaga kanina ka pa din. Matamis siguro ang dugo mo, Brad. Oh. Oh. Okay. Wala naman yan, Brad. Nag-spray na ko dyan. Oh. Ah, okay. So, ngayon, ito na. Oh. Sabi ng mananampalataya, Brad. Oh, ganito. How soon is the fig tree withered away? Pambihira ba? Ano ba namang respond yan, no? Oh. Alam niyo ba bakit sinabi ng mga disipulo niya yan? Alam niyo ba ang dahilan kung bakit sinabi ng mga disipulo? Hanggang kailan kaya mapigil? Inobserbahan ng mga disipulo yung kahoy. Sinabi na kinurse niya yung kahoy. Kailan kaya ano yan? Kailan kaya lalaya yan? Malaya yan? Kailan kaya matutuyo yan? Oh, ngayon kaya? Oh. Oh. Dahil gusto siguro nila, pag natuyo yan, gagawin din natin sa iba. Gagawin natin yan. Kaya ang sabi ni Jesucristo, oy, nako, magagawa niyo lang yan. Ha? Kung mayroon kayong pananampalataya. Kung mayroon kayong pananampalataya. But remember, pananampalataya niyo, pananampalataya lang yan, ha? Ang Diyos pa rin ang sasagot dyan. Tandaan niyan. Parang si Samson yan, katulad kanina. Parang si Samson yan sa preaching ni Brother Ryan. Na hindi nangangahulugan na ang kapangyarihan ni Samson nagmumula sa mahaba niyang buhok. Hindi ha? Baka yan ang iniisip niyo. Mali kayo dyan. Palatandaan lang yan na ang Diyos nasa kanya. Kaya nga ang palatandaan yan na ang Diyos nasa kanya, ang sabi ng Diyos, huwag niyong ahitan yan kasi may vow yan sa akin. Ang tawag niyan, Nazarite vow. Pag Nazarite vow, ang tao hindi aahitan, hindi gugupitan. Kaya hahaba yan. Tanda po yan na ang Diyos nasa iyo. Sinira ni Samson. Tamang-tama naman. Kasi sabi ni Delilah, ang sabi ng asawa ko, ang lakas daw niya, nasa kanyang mabuhok. So naghanap ako ng paraan talaga na pagka matulog siya or malasing ganito, puputulan din. Pinutulan nga naman. Nataon naman na umalis ang Diyos kanya. O di wala ng lakas. Tandaan ninyo, ang lakas, yung lakas ni Samson nagmula pa rin sa Diyos. Ha? Ganyan, katulad niya, nagsabi ni Jesucristo, kung gusto niyong ma-withered away yan, ha? Katulad ko, nga i-curse ko yung fig tree na hindi nabubunga, bagkos malalaya na lang. Malaya, Brad, baka Bisaya yung sabi ko, Brad. Ano yun? Matutuyo. No. Na matutuyo lang siya. Baka gawin niyo ha, pero kung gusto niyong gawin talaga, dapat may panampalataya kayo. Bakit? Ang gusto ng Diyos, siya lang namang decision din doon eh. Nakuha niyo? Nakuha niyo? Kasi baka mamaya, may panampalataya kayo. Lord, gusto kong bumili ng Range Rover ngayon. By faith, mabibili ko yan. Tingnan ko nga kung mayroon akong pambili dito. Kasi may faith ako eh. Hindi naman nangyayari. Bakit? Kasi ang Diyos naman ang mag-dispose niyan eh. Kala ninyo. Ang Diyos pa rin ang may desisyon ng lahat. Tandaan niyo yan. Oo. So, ano nangyari? Ha? Ha? If God will allow it to happen, use yourself being a Christian, your faith, your prayers, pag mangyari yan. Dahil sabi ng Diyos, when you ask something, believe that you receive it. In my name, may sinabi dyan. May sinabi dyan. Baba, Brad. And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing ye shall receive. Tandaan ninyo, pag mayroon kayong hiningi ng Diyos, kasi hiningi sa Diyos, isang panalangin na, Lord, sagutin mo ako nito sa aking panalangin na yan. Brad, mga kapatid, sasagutin kayo ng Panginoon. Siguraduhin mo lang ang panampalataya mo na kaayon sa Kanya, lalo naman ang sarili mo. Baka magulat ka, nanalangin ka, Lord, ipagkaloob mo sa akin to at hindi talaga nangyari, magtampo ka na yan sa Panginoon ngayon. Bakit? Unang-una, yung sarili mo, hindi mo naman ina-align sa Diyos eh. Tandaan mo yan. Manalangin ka ng isang bagay para ibigay sa iyo ng Panginoon ang isang panalangin, pero ang sarili mo, hindi mo naman makikita sa simbahan, hindi mo naman makita sa paglilingkod, para ka rin fig tree. Tapos nalangin ka na, Lord, ipagkaloob mo sa akin ito, ibigay mo sa akin ito, Lord, ganito, ganyan. Pero, sa ano bang dahilan,
abay, naghingi ka, pero paglilingkod mo, dito na baba, hindi ba hustisya ba? Hindi ba tama ba yung estatwa na sa justice na nakapiring yung mata tapos nakahawak ng timbangan? Hindi ba tama lang ang timbangan eh? Gusto mo manghingi sa Panginoon ng ganito? Ay, paglilingkod mo naman dito. Parang ganun ba? Ano bang nangyari sa iyo? Manalangin ka, siguraduhin mo naman sarili mo nasa Panginoon para sagutin ka. Yan ang ibig sabihin ipunto ni Jesu Kristo. And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believe ye shall receive it. Manampalataya ka na matanggap mo yan. Kung nasa Panginoon ka, nasa paglingkod ka sa Diyos ng tama, manalangin ka, manghingi ka, magugulat ka, sinagot ka. Wala ka sa Panginoon, nanalangin ka, magugulat ka din, hindi ka sinagot ng Diyos. Magugulat ka rin din, walang nangyari sa iyo. Ganun yan, kapatid. Oh, ganun yan. Ha? Fig tree. Are you a fig tree? Kapatid, fig tree ba kayo? Bakit, pastor? Hindi ka mabunga eh. May pick-up line ka, pastor. Ha? Galing kay Ogi yan. Kay Ogi Alcacin. Kapatid, fig tree ka ba? Bakit? Walang bunga eh. Baka mamaya matanong ko sa isa sa inyo yan ha. Kabali na naman ako. Matisod na naman kayo. Oo. Kasi ang fig tree dapat may bunga. Huwag malago sa labas na anyo. Dapat malago sa puso. Anong sabi natin kanina sa Philippians, Book of Philippians chapter 1? Ha? Filled with the fruits of righteousness. Philippians chapter 1 verse 11. Ano sabi doon? Being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Dapat ganun tayo. Amen. Hindi tayo isang fig tree na walang bunga. At umakyat ka doon sa 6, Brad. Ang sabi doon, ha? Being confident of this very thing, that He, ang Diyos ba, which hath begun a good work in you. Nag-umpisa ang Diyos sa iyo eh. Mayroong itinanim ang Diyos sa puso mo, kapatid. Isang binhi, isang salita niya. Palago ng palagay, huwag mong putulin yan. Huwag mong hayaan sa Satanas na putulin niya yan. Because He wanted to use you and perform it successfully until the day of Jesus Christ. Amen ho ba? Fig tree ba kayo? Hindi, pastor. Ah. Bakit? Sunod mo tanong. Wala kang bunga eh. Okay? Ah, dapat makita sa iyo ang field of righteousness. Yes. Amen? Yes. Are you a fig tree? Hindi. Walang sumasagot. Huwag kayo sumagot. Kasi sabi dyan sa dulo, nung malaman ng mga Hudyo, mga Hudyo ba, na silang pinatutungkulan ni Jesus Christ, patayin natin ito. Patay ka sa amin mamaya. I-riding tandem ka namin mamaya. Tingnan natin. Pero hindi eh. Natakot din sila eh. Kung patayin natin ito, bihira. Lahat ng matao dito, iniisip siya na propeta eh. Di ba? Ganon. Ang totoo noon, di nila magawa yan. Bakit? Hindi pa naman oras ni Jesus Christ eh. Ganon man yun. Hindi pa naman oras niya. Oo. Amen! Amen. A fig tree that is usable unto the Lord when Jesus Christ is hungered, kailangan isa kang fig tree na may bunga na to satisfy the hunger, the yung gutom ni Jesus Christ, yung pagkauhaw ni Jesus Christ. Isa kang fig tree na dapat pag sinabing gusto kong kumain, sabi ng Jesus Kristo, mayroong agad may ibigay na bunga. Oh, di ba? Sa isang sakahan, pag ang isang kahoy na walang bunga, pinuputol yan. Ginagawang panggatong yan eh. Mahira. Panggatong ba kayo? Pastor, opo. Bakit? Walang magamit eh. Oh. Hindi yung ganon. Dapat isa kang fig tree na may bunga. Isang mananampalataya na may bunga. Hindi isang mananampalataya na walang bunga. Pastor, imposible naman mananampalataya ka tapos walang bunga. Imposible. Hindi naman yata mananampalataya yan. Ah, tama nga naman. Oo. Pagka isang
nagkukunwari na manampalataya, sabi niya, manampalataya na siya, tapos wala namang bunga. Pastor, wala yan, hindi yan manampalataya. Amen? Amen? Klaro ba sa inyo ang doktrina natin? Klaro ba sa inyo ang salita ng Diyos for today? Amen. Let us stand, let us pray. O Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. The useless fig tree. Panginoon, nawa, hindi po kami isang useless fig tree, O Father. Nawa, kami ay katulad na isang fig tree, isang igos, isang puno ng igos, Panginoon, na may bunga, may gamit, filled with the fruits of righteousness. Because you started a good work in us, and you are going to perform it until the day of Jesus Christ, until the coming back of the Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa paalaala. Mga kapatid, kung kayo sa buhay ninyo, kung kayo yung inisip ninyo na sometimes sa buhay ninyo, kayo din ay katulad ng isang fig tree, katulad ng isang igos, na ang bunga ay salat or wala. Mga kapatid, kung yan ang prayer niyo, Lord, tulungan niyo po kami. Gamitin niyo po kami sa iyong kalulatian, O God, sa iyong ministry, na makakatulong kami sa gawain and everything possible, O Lord. Use us, help us, Panginoon. Kung yan ang prayer ninyo, manalangin ka. Pray unto the Lord. Na dapat isa kang igos, mga kapatid, na kagamit-gamit sa gawain, na hindi masumpa ng Diyos, na hindi ma-withered away, O Lord. Mga kapatid, kung yan ang prayer ninyo, manalangin ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Manumbalik ka sa paglilingkod sa Panginoon. Manumbalik ka sa paglilingkod sa Kanya. Ibaba mo yung sarili. Magpakumbaba ka. Napakahalaga, mga kapatid, ang humility sa buhay ng isang mananampalataya. O Father, O God, help us, O Lord, on ourselves, Panginoon. Minsan sa buhay namin, kami hindi kagamit-gamit. Kami ay nakafocus na lamang sa mga sarili namin. Kami nakafocus na lamang sa makamundong bagay. Patawad, Ama, patawarin niyo po kami. Help us, O Lord. Panginoon, pagpalain niyo po mga kapatiran ko dito. Aming bisita si Brother Mike, pagpalain niyo po siya and his works. Tulungan niyo po kami, O God, makahanap ng mabuti pang malipatan, O Diyos. Dahil ang malipatan namin ay nakita po ninyo na medyo ito'y makipot, maliit. But O God, kabayan niyo po kami makahanap pa. Tulungan niyo po kami. Because without you, we are nothing. Salamat sa lahat ng mga pagpapala sa buhay namin. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin at protection. As we go through another week in our lives, help us, O God, and bless us. Our companies, help us and bless our companies. In all these things, we thank you and we praise your name. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. God, we have Lord, we have God.